Good day po mga kabakal. Ang video presentation po ngayong araw ay tungkol sa pag-notch ng pipe na walang gamit na notching machine. Ito po yung simple at practical na pamamaraan na alam ko. Hindi ko naman po sinasabi na ito lang po yung tama, pero ito po yung actual na ginagawa ko. Kaya isi-share ko lang po sa inyo. Makikita nyo po sa video na ito kung paano paggawa ng pattern, pagmamarking, at maging pagkakating ipapakita ko po sa inyo. Paglilinis ng pipe para pumachieve natin ang pag-joint ng pipe na malinis at wala pong malaking gap. Kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo ng video. Umpisahan na po natin. Kailangan lang po natin na mag-prepare ng gunting, any marker po, lapis, sign pen, at saka any straight rule. Sa case ko po, triangle yung ginamit ko, at kapirasong papel. Tama-tama lang po yung laki. Gamit po natin na pipe ay 34mm. Schedule 40 po ito. So, importante po na kunin natin yung outside diameter. Kailangan natin yan. So, in this case, 34mm po. Para po makuha natin yung circumference, irarap around lang po natin yung papel na gamit natin around sa pipe na ina-notch natin. Markahan nyo po yung magkabilang dulo. Ayan, nakikita nyo po. And yung mark natin isi-straight lang po natin, i-coconnect lang po natin yun. Ayan. And then after that, gupitin po natin. Ito na po yung parang pinaka circumference natin. So hindi na po natin kailangan mag-compute. Practical po na pamamaraan. Wrap around lang po ng pipe. At ito po ihatiin natin sa apat. In any circle kasi, mapatangke or pipe, meron po tayong tinatawag na imaginary line na apat na points, apat na degrees. Ito po yung 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees. At hindi na po natin kailangan ng mahabang computation. Sa gawa po natin ng pipe, itutupi lang po natin yung papel na ginawa nating wrap around sa ating pipe. Kita nyo po na tinupi ko na po yung papel. At markahan din po natin, kahit na light marking lamang po, lapis lamang. Reference line lang naman po ito sa magiging activity natin sa susunod. Ayan. Kukonnect natin. So, yung 34 millimeters po, i-divide natin yan sa dalawa. So, 17 millimeters po yung resulta. Ayan po. Yan na po yung pinaka-radius natin, kumbaga, cross-cut ng pipe. Hindi po to constant na number na gamit natin, na measurement. Magdedepende po yan sa anong pipe ang gamit nyo po. Basta i-divide nyo lang po sa half. Sa nakikita nyo po, ang 17 millimeters, minesure ko po yung kabilaan dito sa isang side na minarking natin, yung tinupi natin na papel. 17 kabilaan, so 34 millimeters. Ayan po. Ganun din pong gagawin natin sa kabila. Except dun sa gitna, sa pinakagitna na tupi natin. Huwag po natin galawin yun. Yung dalawang side lang po. So,
Kaya po ginawa kong 17-17 para sigurado yung sa sentro ang reference natin. So, 34 millimeters yung resulta pa rin. Yan. And then, imamark po natin yan, ang permanent marker, para po hindi mabura. Kikita nyo po, 34 millimeters. Yun na yung parang... yun na yung representation ng pipe, kumbaga. Nag-mark tayo sa right side saka sa left side. Remember po, huwag nyo pong galawin yung sentro ng marking. Wala po kayong mamark dun. Yung sa sentro na tupi ng papel. Yung sa magkabilang side lang po na tupi ng papel, kumbaga. Ayan, kita nyo po. Ayan. 34. And then next step po, pili lang po tayo ng isang side ng papel na ginamit natin. Ano yung pinakatingin nyo, pinakatuwid na side. Na parang yung line na ginamit na, ginawa natin kanina is naka-horizontal. So ito naman po, mamark tayo ng 17 millimeters galing dyan sa edge ng papel na yan. Sundin nyo lang po yung nakikita nyo sa video. 17 pa rin, yung half pa rin ng pipe. At remember po ulit, reminder na hindi po yung constant na number na 17 millimeters na ginagamit. Magde-depende po yan sa pipe na gagamitin nyo. Kung ano po yung half ng outside diameter nun. Ayan. Tapos, markingan po natin sa straight line. Next step po, ilalapat lang po natin yung pipe na gamit natin. Make sure po na nakalapat yun sa linya na nakikita nyo sa video. At ito yung side, sa kabilang side, na nakalapat din po yun sa gilid po ng isang minarking din natin na 34 millimeters. Sundan nyo lang po yung nakikita nyo sa video. Yan. Pag nakalapat na kasi yung dalawang side na yan, sigurado ko na po na yung half ng pipe po talaga yung tinitrace nyo. Yan. Ayan, meron na tayong anong pipe. And next step, yan, i-coconnect natin yan, yung sentro na yan, at saka dyan sa pinakaunang arc ng pipe na matouch ng ating ruler na gagamitin. Yan, tingnan nyo po. Ganon din po yun sa kabilang, sa kanto. Parang kung saan po mag-i-intersect yung ruler na gamit natin, dun sa kanto at saka dito sa curve ng pipe. Kung saan lang po unang lalapat yung ruler natin. Kung sa computation pa yan, yung sa mga intersect na yan sa trigonometry. Pero dito sa atin, wala na po tayong computation na ganyan. Lapat yun lang po, diretso. Yun na rin po yung resulta. Ang aim po natin dito is practical and simple po na pamamaraan ng paggawa ng pattern para pag-notch ng pipe. Wala na po yung pahabaan ng computation. Kumbaga sa workplace, ito na po yun, diretso na. Ayan, kukonek lang po natin yan. Sundan nyo lang po yun sa video. Ayan po. Ayan, nakita nyo. Naka-intersect siya. Trace lang po natin. Yan na yung curve. Yan na yung gugupitin natin. And then, pag-gupit po natin, yung previous na hinati natin, yung tinupi natin yung papel, tupiin nyo po rin ulit para sabayin yung magupit yung dalawang sides. So, meron po kayong consistency on both sides. Pareho sila. Kasi, sinabay nyo silang gupit. Ayan po, may pattern na po tayo. Yan. Lalapat lang po natin sa pipe. At kung ang purpose nyo po ay pangmaramihan, pwede naman po kayong gumamit ng cardboard. Huwag lang po masyadong makapal. Para hindi po maka-apekto sa overall po na circumference bale ng ating pattern. Ayan po. Pag nakalapat na po yun sa dulo ng pipe, mamarkingan lang po natin. Next, may gagawin din po akong video in the upcoming days kung paano po kukunin yung sentro ng pipe. Kunyari, kabilaan yung ikakating nyo. Para po magkaroon kayo ng reference na hindi po babaluktot o yuyupi yung hindi magmamatch yung dulo-dulo ng pipe. Gagawa po tayo ng video ng ganyan. Abangan nyo lang po.
Ayan, kakating na po natin. And simple reminders po, pag magkakating tayo, lalo na sa mga ganitong cutting dish, kahit anong cutting po na gagawin natin, always wear safety gloves, safety goggles. Kasi po yung aksidente minsan lang, hindi po tsambahan. Hindi po natin alam yung takbo ng panahon. Kaya mabuti na yung prepared tayo. Safety lang po. Safety first. And then nakikita nyo sa pagka-cutting ko ng video, gamit ko po yung 1mm na cutting disc pang stainless. Kaya matibay po na cutting disc niyan. At sa nakikita nyo po, dinadahan-dahan ko lang po. Section by section. Hindi po yung isang pasada. Kasi nga straight yung takbo ng ating cutting disc. Yung pipe natin curve. So common sense, hindi nyo po makuha na isang pasada yan. Ayan, kailangan lang po natin linisin yung dulo na yan. Yan tinuro ko. Kasi kung makapal pa yan, hindi po yan magmamatch dun sa pipe na lalapatan natin. So kailangan malinis po yan. Yan ang next step, lilinisin po dapat yan. Dapat ma-achieve nyo yung manipis. Yan po yung sa mga notching machine, yung pinaka parang aim natin na mare-replicate natin yung ginagawa ng notching machine. Yan po, nininipisan natin yung dulo na yan. Linis, nipisan yan, and sigurado po, paglapat nyo, makikita nyo po yan. Yan, malinis na. Manipis yung dulo. Yan po. So, yan. Ma-achieve na po natin yan. Kahit may konting gap, pero okay na po yan. Makakatipid po tayo dyan sa welding rod, sa kuryente, sa time ng paghinang. Yan. Malinis po yung gawa. Lapat na lapat. So, thank you po sa panonood. I hope may napulot po kayong kaalaman dito sa video na ginawa ko. Consider subscribing po sa channel na to bago pa lang po ako nag-umpisa. Kung gusto niyo pa po ng mga content na gaya nito, ng mga how-tos, ng mga steelworks, ng mga DIY, subscribe, consider subscribing po para po konting suporta, mag-improve pa po yung channel natin. Hanggang sa muli po, salamat sa panonood. Thank you. God bless. Tawag natin pag-notching ng pipe compared to doon sa ipipilipit lang. Malinis po yung trabaho, kakatipid sa kuryente, kakatipid sa oras, kakatipid sa welding rod. Lahat po ng positive na pwede mong maisip na aspeto, nandito na. Kailangan lang po ng konting effort sa paggawa at saka knowledge din po. Paano yung data ka ganun. I hope po nakakatulong yung video na ginawa ko sa guide ng pagmanage ng pipe. Okay po, until next time.